Ito pala ang ginawa ni Sharon Cuneta kaya siya pinatawad ni na Helen Gamboa at Tito Soto. Blood is definitely thicker than water. Iyan nga ang pinatunayan ng megastar na si Sharon Cuneta matapos nitong tuldukan ang matagal nang hindi pagkakaintindihan sa kanilang pamilya. Sa isang Instagram post ni Sharon noong nakarang araw, ibinahagi nito ang isang masayang larawan matapos niyang makabalik mula sa isang nakakapagod na taping cycle para sa seryeng FPJs ang probinsyano sa Ilocos. Kahit na pagod ito ay kinailangan pa rin niyang dumiretso para sa isang press con sa nalalapit nilang concert ng Asia Songbird na si Regine Velasquez Alcacid. At kahit naging hectic ang schedule nito noong araw ng Sabado, hindi naman ito kinalimutan na bumisita sa isang pamilya na talaga namang napakalapit sa kanyang buhay. Ito ay walang iba kundi ang pamilya Soto. Ang pagpapakita ni Sharon sa publiko ng litrato niya kasama ang itinuturing na ikalawang mga magulang na sina Helen Gamboa at Tito Soto ay nagpapatunay lamang na kahit mabahira ng politika ang kanilang relasyon bilang pamilya, mas mananaig pa rin ang tibay ng kanilang pagsasama at pagmamahal para sa isa't isa. Ipinakita rin ni Sharon ang pagpapakumbaba para sa pag-aayos ng kanilang pamilya dahil mas pinili nito na maging abala sa araw na iyon, na kahit maraming nakatakdang gawin, hindi ito nagpatalo sa pagod at pinuntahan ang kanyang mama, daddy at mga pinsan nito. Maikli lamang ang kanyang naging caption sa mga litrato na kanyang ipinost sa social media. Mama ang inilagay nito sa litrato nila ni Helen at daddy naman ang caption nito sa picture nila ni Senator Tito Soto. Para naman sa kanyang mga pinsan na itinuturing niyang mga kapatid, "My sisters and me tonight" ang caption na isinulat ni Sharon kasama sina Apples, Lala at Shara. Indikasyon ito na nagsasabing kahit na ano paman ang pagdaan ng problema ng isang pamilya, maaayos at maaayos din ito basta mabigyan lamang ng sapat na oras at panahon. Kung ating kasing babalikan ang kanilang storya, nagkaroon muli ng alitan at samaan ng loob sa pagitan ng pamilya Soto at Pangilinan nitong nagdaang 2022 elections, nang parehong tumakbo bilang ikalawang pangulo ang asawa ni Helen Gamboa na si Senator Tito Soto at mister ni Sharon Cuneta na si Senator Kiko Pangilinan. Sa pagpapahayag ng interes ni Kiko na tumakbo bilang vice-presidente at sa pagsuporta na ipinakita ni Sharon sa kanyang asawa, hindi naiwasan na magkaroon ng tampuhan sa pagitan ng dalawang kilalang pamilya. Subalit hiniling naman ni Sharon na sana ay maayos ang kanilang tampuhan pagkatapos ng eleksyon. October 2021 kasi nang ihayag niya na naipit siya sa dalawang lalaking malapit sa kanyang puso, na hindi inaasahan na tatakbo para sa magkaparehong posisyon. Aniya sa post nito sa pagbabalik mula Amerika, "I come home with a happy but heavy heart. Two men I greatly love. One whom I have known since birth and the other one I exchanged solemn vows with 25 years ago are about to vie for the second highest position in the country. And once again, I do not know what I could have done so wrong to find myself in the midst of two rocks. I pray that after this game called politics is over, that wounds are healed, loved ones do not doubt your love for them, and I and my sisters especially, the only family I have left besides my own, find our way back to one another's arms, unscathed and free of the pain our battle scars have brought us. It is most difficult for us in the periphery, who never imagined we would be in this position. Please pray for all of us." Ngunit hindi lamang si Sharon ang nasaktan at naipit sa pagtutunggaling ito dahil ang isa sa mga anak ni na Helen at Tito na si Shara ay naglabas din ng kanyang sama ng loob sa mga pangyayari. Sa isang interview dito, sinabi nitong lubos siyang nasaktan sa kaganapan, kaya naman iniyak na lamang niya ito. Dagdag pa nito, "It made me feel that my parents were of no value after all. Ate Sharon has always been considered and treated like a daughter by my dad and especially my mom. I will continue to pray for them, and of course, for my dad and his protection, wisdom, discernment, and I praise and thank God for giving me him as my earthly father."
Ang pagpapakumbaba ni Sharon sa kanyang malapit na kamag-anak ay hindi lamang noong June 11, 2022 nangyari. Dahil sa meeting de avance ng Lenny-Kiko tandem, ay nagsalita na rin si Sharon at nagbigay ng mensahe para sa kanyang ikalawang pamilya. Naging emosyonal ito sa pagbabahagi ng kanyang nararamdaman sa huling campaign rally ng kanyang mister at partido nito. "To my second father, Senate President Tito Soto, Daddy, thank you for embracing me when I saw you. Thank you for saying I love you back. I love you very much, Dad, but this has been. I hope this doesn't divide our family, our families. Mama Helen, the only peace I find in my heart is that you would have done the exact same thing for Daddy if you had been in my shoes. After all, you raised me also. And I am so much like you because I am your eldest. I love you very much and I miss you. My sisters, I miss you and love you with all my heart. Gi, I love you, my brother." Ang anak ng Yumaong Pasay City Mayor Pablo Cuneta, na pinakamatagal na nagsilbing alkalde ng syudad mula noong 1951 hanggang 1998, ay nagsabi rin na hindi siya kailanman nahilig sa politika at hindi niya nagustuhan ang politika dahil siya ay lumaki sa mundo ng politika. Ngunit kalooban ng Diyos na ibigay sa kanya si Kiko Pangilinan bilang kanyang asawa. Aminado ito na masakit para sa kanya ang mga pangyayari dahil may mga kaibigan itong tumatakbo rin kasabay ng kanyang mister. "I don't want to wish anyone to be in the position that I have been put in because it's hard. But my commitment when I married Kiko was to be with my husband." Subalit alam niyo ba na noon pa man ay may namagitan ng hindi pagkakaintindihan sa dalawang pamilya? Balikan natin ang taong 2004 kung saan si Tito Soto ang tumayong campaign manager ni FPJ noong presidential elections na tumakbo sa ilalim ng koalisyon ng nagkakaisang Pilipino against Gloria Macapagal Arroyo. Sa pagsisiyasat ng Senado sa mga aligasyon ng dayaan, si Kiko nakabilang sa partido ni GMA ang presiding officer. Walang makakapagtanggi na narinig si Kiko na nagsabi ng noted tatlong beses nang hilingin ni Tito na magbukas lamang kahit isang ballot box na galing sa isang lugar. Hindi ito napagbigyan bagkus ay maririnig lamang ang salitang noted mula kay Kiko. Hindi naman doon nagtapos ang hindi pagkakaunawaan ni Sharon at pamilya Soto. Noong 2007, sumama si Tito sa partido ni GMA na sumanib sa partido ni Danding Cuanco at tumakbong muli bilang senador, ngunit ito ay natalo. Sa salaysay ng kanyang may bahay na si Helen, walang nakiramay sa kanila kundi sina Senator Tessie Oreta at Senator Gringo Honasan at ilang mga malalapit na kaibigan. Taong 2010, tumakbo na naman si Tito bilang senador at sa pagkakataong iyon bilang independent candidate, siya ay nagwagi sa nasabing posisyon. Ilan sa mga kaibigan nila na kanilang pinagkakautangan ng loob ang tumulong sa kanila. Noong panahong naghahalal sila ng Senate President, sinabi ni Helen na nag-request sina Sharon at Kiko na bumoto si Tito para kay Kiko. Pero hindi iyon nagawa ni Tito dahil sa kanyang pangako sa mga tumulong sa kanya noong kampanya. Ipinaliwanag niya ito kay Sharon at akala naman niya ay naintindihan iyon ng kanyang pamangkin at inakala na nagkaroon na sila ng closure. Nagulat na lamang ito nang marinig si Sharon na nagsasabing masama ang loob nito sa kanyang Uncle Tito dahil hindi ito nagbigay ng suporta sa kanyang mister. Dahil sa kaganapang iyon, dalawang taong hindi nagkibuan sina Helen at Sharon. Labis na nasaktan si Helen sa mga pangyayari at napaiyak na lamang ito dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari kay Sharon noon upang makalimutan na sila ay pamilya. Ngunit hindi naman doon nagwawakas ang kanyang pagmamahal sa pamangkin. Sinabi nito na hanggang sa siya ay mamatay, hindi magbabago ang pagtingin niya kay Sharon. Kahit na ang naging pakiramdam nito ay hindi na niya maabot ang kanyang sariling pamangkin. Hindi pa rin mawawala ang pagmamahal nito sa kadugo. Malakas pa rin naman ang paniniwala ni Helen na sa katagalan, ang talagang pinakamahalaga ay ang pamilya. Ang politika ay politika lamang. Walang makakapalit kahit na ano para sa pamilya. Isang post naman ang ginawa ni Shara sa kanyang Instagram
kung saan ipinakita nito ang masaya nilang reunion kasama ang kanyang ate Sharon. Isang Bible verse mula sa Matthew chapter 5 verse 9 NIV ang kanyang inilagay bilang caption. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. At sa bandang huli ay mababasa ang salitang ate, na sinamahan ng white heart at face holding back tears emojis. Ang nag-iisang anak na lalaki naman ni Helen at Tito na si Quezon City Vice Mayor Gian Soto naman ay nagbahagi ng scriptures mula sa Biblia para sa araw ng Linggo. Mababasa sa post nito ang Bible verse mula sa Romans chapter 12 verse 10 ESV na nagsasabing, "Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor." Ibinahagi din nito ang kanyang panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapakita nito kung ano ang ibig sabihin ng unconditional love. All's well that ends well, ika nga nila. Natuldukan at nagwakas na kasi ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pamilya Gamboa Soto at Cuneta Pangilinan. Ang isang magandang ugali na mayroon si Sharon na kanyang ipinakita sa pagbabati na ito ay ang pagiging marunong nitong magpahalaga sa kanyang pamilya. Hindi man niya ito nagawa noong sumabak pareho ang kanyang mga mahal sa buhay sa politika, subalit na ipakita naman niya na ang lahat ay may katapusan din at maibabalik nila sa dati ang kanilang relasyon. Sa ngayon nga, wala nang away sa pagitan ng kanilang pamilya at umaasa ang marami nilang mga taga-subaybay at taga-suporta na hindi na ito masusundan pa ng kahit na anong problema kahit pa sa hinaharap. Mga ka-showbiz peeps, nais naming marinig ang inyong opinyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below. Bye.